Right. So, hi, Onik, congratulations on your victory against DNC. Question ko would be for King Kong. King Kong, DNC used to be your team, you know, and kanina you swept them, you know, 2-0. So I'm kind of curious, like, ano yung, you know, like after the match, like, nilapitan mo ba yung former teammates mo, and what did you say to them? Wala naman po masyadong sinabi. Ano lang. Nice game lang. Okay, and I'm kind of curious, like, given the recent struggles of TNC, like, because you've been part of TNC before, so curious tuloy ako. Ano sa tingin mo in your point of view, like, what's happening with TNC? How come they're struggling, you know, for the past couple of seasons? Tingin ko po yung nagiging problema lang sa execution nila yung ano. Actually, malas po silang ano eh, umearly po sa game eh. Ang hindi lang po nila masyadong na-handle yung pagtapos po ng game, yung late game na. Doon po sila nahihirapan. Anyway, yun lang naman questions ko. Pwede sumagot player and coach. With this win, you're inching closer to the sa inaasam-asam nyo na top 3. So ano po yung preparations nyo na kailangan nyo sa tingin na ma-solidify yung position nyo to get that advantage? It's more of the same. It's just that yung mga additional efforts talaga sobrang kailangan. Kasi nga, as everyone knows, last week we struggled after yung ano, yung bagong patch. So isa yun sa mga adjustments na ginawa namin. Kumbaga going back to the basics talaga kasi sobrang naging ano eh. I wouldn't say malaki yung patch notes. It's more of medyo nag-iba yung tingin ng lahat ng teams. So medyo nag-struggle kami doon and I think yun lang talaga after nito uwi. Then pag-usapan how we tackle tomorrow. So yun nga eh, crucial eh for the top three upper bracket. Additional follow-up question. So alam naman natin na nasa crunch time na tayo sa ano natin dito. How has the pressure affected the team as a whole and bilang din sa coaching staff? Is there any pressure na nagbago since nag-patch tayo? Is there any changes in the pressure sa team? I think it's always been there. I think mas naging evident lang last week since I mean results speak for itself. So mainly yung mentality talaga yung medyo finocus din namin this week aside from the patch notes. So yun naman yung kagandahan, nakapaglabas kami ng bago. So I think mindset patch wise naging maganda naman yung preparation pero syempre tomorrow is gonna be a very different story since Bren and hindi rin ganun kaganda yung last week nila eh. So I really believe na ano maganda rin yung magiging preparation nila for tomorrow. As a player naman, do you have anything to add sa sinabi ni Coach? Kasi pangalawa, kung Additional pressure. Ayun, na-depression ko. Hirap. Lahat tayo ah. Ano? Wait lang. Kaya muna. The next question lang. Thank you, thank you. Corollary sa question ni Christian kasi based on the team standings, posible na ilaban niyo bukas eh may pwede maglaglagan. Sabihin, isa sa inyo pwede bumaba sa bottom three so, o sa middle three, what should I say? So, parang, anong magiging approach yung in this match na nga? The stakes are very high kasi potentially, you can be a top three team or you're gonna go down to the fourth to sixth seed. I think, syempre, it's still more on, ano eh. Kumbaga, yes, it's the last game. Ang daming pressure if you're looking at it. Pero, kumbaga, we're just gonna treat it like any other series that we had throughout the season. I don't think kailangan pang dagdagan yung pressure na nararamdaman na. Kasi nga, game itself is pressure already. So,
Yan lang. I mean, nagkaroon na rin kami ng mga talks before na regardless of what happens, playoffs is playoffs pagdating doon. And kahit naman ano mangyari, kailangan pa rin namin talunin kung sino man yung makakatapat namin eh. So since your last match for this for the regular season is tomorrow, so day of ng Sunday, parang medyo mas gusto niyo ba na dapat naglaro na kayo ng Sunday para hawak pa yung kapalaran yun kaysa sa maglaro kayo bukas pero kung matalo kayo, di yun hawak yung kapalaran yun in the top 3 race. Kasi your match is tomorrow, your last match is tomorrow, so day of ng Sunday, parang would you rather have na yung laban nyo lang ay Sunday lang para at least control nyo pa yung kapalaran nyo rather than play on a Saturday but there's a chance na wala na sa inyo yung kapalaran yung top 3 race. I think it's the same naman. Kumaga, whether it's tomorrow or Sunday, magiging same pa rin yung ano yung mindset mentality namin kasi we're just gonna have tomorrow, let's say, na to prepare. Parang ganun. So, again, any other thoughts sa mga ulo namin as much as possible if it's not really that relevant to the game itself, hindi na namin masyado ano, iniisip. May question ako para kay Friends. Bihira ka kasi nandito eh, pero talagang nag-shine ka sa series na to. Anong masasabi mo sa laro mo tsaka sa chemistry niyong tatlo ni King tsaka ni Kelra? Masasabi ko po dahil sa laro po namin, nagtutulungan po kami in game and nakapag-prepare po kami ng this week kaya yun. Nag-shine po kami 5. Mm-hmm. King and Kelra, gaano ka dali or kahirap yung planchahin or i-improve yung chemistry ng team na to? Kasi mid-season talaga kayong nag-surge forward. So, what did it take for the team to really polish the chemistry? Ayun dalawa. Medyo na, ayun talaga yung pinakamahirap na ayusin sa pag lumilipat ka talaga ng team yung chemistry. Lalo na parang ano, parang nung una talaga kasi parang all-star kami. Kaming 5, parang nagpapaano mo ba? Parang papagalingan. Nagpapagalingan nung una. Hanggang sa na-realize namin na pag ganun kami natapos yung season, walang mangyayari sa amin. Kung hindi kami magpapakat, parang team kumbaga, hindi namin ayusin yung chemistry namin yung parang ba natin na chemistry natin? Banding lang din, ano? Batak tsaka banding lang din. Batak lang din siguro yun, banding sa mga gym ganun, tsaka kung saan man pupunta. Oh, napaka-insightful lang sagot mo, Kelra, no? Kasi lahat kayo sa team dominant, no? Ikaw, si King, tapos nagpapagalingan pala kayo. Parang, parang nagpapaangasa kayo, nagpapahitang gilas kayo sa isa. Noong una. Ayun talaga yung merong mga solo play pa, parang ganun. Hindi kinokonik sa sa team, parang para pagalingan niya, ako yung best dito, parang ganun. Coach Wainat, paano mo naayos yung ganung sistema ng mga boys? It's more of, well, isa yun actually, pero hindi naman, it's more of since na-experience sila first hand, kasi syempre, yung preparation namin hindi naman pataas eh. Kumbaga, may mga times na, hindi siya static, may times talaga na bumaba. So, I believe yung experience itself, yun rin yung nagturo sa players na hindi tayo pwedeng maging ganyan. It's us, kasi yun nga, I think nabanggit to ni Keller before, we're really not a super team, kumaga parang super losers eh. Apart from Keller winning execution yung championship before, wala sa amin yung talagang nag-podium sa MPL eh. So, it's more of, again, yun nga, we understood na lahat individually magagaling, pero still it's connecting with each other eh. Being part of a team. Kumbaga, kain pride, walang ego, and just executing every single day. Okay, salamat po at congratulations. This is the strongest time that on it's been since season 9, no? And you well deserved po. Maraming salamat.